umaga sa inyo lahat. Nandito tayo sa Pasig City Disaster Risk Disaster Management Office. Ipapakita namin yung aming responde sa incident ng COVID-19. Ito po yung aming hazmat team na nag-handle ng kanyang emergency. Ngayon, papakita namin kung paano kami rumiresponde kapag may tawag sa amin. Unang-una, ang gagawin namin, yung personal namin ay pupunta dito sa hazmat trailer namin para kunin yung kanilang mga personal protective equipment. So, pag nabigyan na yung mga personal protective equipment, body system, isusuot nila ang kanilang personal protective equipment for COVID response. So, meron tayong chem bio suit, nasa loob. Ito yung coverall natin, itong white color. And then, meron tayo, ang gagamitin namin ay yung full face mask, no? Meron tayong full face mask na merong filter and cartridge. And then, additional protection, meron kami ginagamit na ito equivalent to minaka-gown. No, gawin na chem bio suit din for double protection ng aming responders. So merong gloves, huh? And then tinitape namin yung gloves. Meron tayong safety suits or chemical boots. Okay na? Okay, harap tayo, harap. So ito yung ito yung magka-body in responding to COVID incident. So, ang gagawin nila, darating yung aming ambulance crew from the PEU ng Pasig, yung Pasig Emergency Unit, sila yung pick up ng patient, nagka-transfer ng patient from the point of residence papunta doon sa medical facilities. Okay? So, eto naman yung EMS personnel natin, o ambulance crew, na nag-transfer ng COVID patient. So, bababasa dito. And then, naka-complete PPE, hindi pa niya tatanggalin yan. At siya yung mag-proceed doon sa decontamination area natin. Okay, punta tayo sa decontamination area. Okay, ito yung aming decontamination area. Ito yung aming hazmat trailer. So, ito yung ambulance crew or EMS personnel nag-handle ng COVID patient. Papasok sa dito, no? Sa red line. Ito yung kinukonsider namin na hot zone. And then, papasok sa warm zone. Ang una nang gagawin, i-disinfect niya muna yung kanyang safety boots, no? Para kung meron mang chemicals or virus na nakuha niya, so malilinis na. So yan ang aming unang first decon tool. Okay. So susunod niyan, pupunta sa another decon tool. I-decon siya from head to foot. I-spray siya. Merong disinfecting solution. So, misting lang, no? Misting lang. Hindi namin binabasa ng tuluyan. Kasi hindi naman siya chemical. At yung type of suit niya, hindi kinakailangan basahin. So, misting lang. Misting. So, diba natapos na? Yung bago lumakdaw dyan, kinakailangan yung paa. Nilinisin natin bago sa mag-transfer to another. Ito yung paano, transfer sa doon, punta dito sa decontamination or decontent. So, nakadesign siya ng 20 seconds na misting. Merong disinfecting solution yan. Then, stop at 5 seconds. Then, another round of 20 seconds. Para magkaroon tayo ng complete disinfection doon sa ating personnel. Okay, next stage. Next stage naman, kung makita natin, ito yung ating decon tent or sanitation tent misting, no? Naka-design siya para kung meron pang other contaminants ma-disinfect. Naka-design ito 20 seconds continuous misting, 20 seconds, and then we'll stop at 5 seconds, then another rounds of 20 para magkaroon siya ng complete misting. Okay. Eh,
So part pa rin ng ano, ng decontent natin after misting. So i-remove naman natin yung ating personal protective equipment, no? Yung personal protective equipment ng ating EMS personnel. Okay, from the decontamination tent, no? From the warm zone, lalabas na dito sa may ano, sa may cold zone. So alisin natin yung kanyang personal protective equipment or gears. So sige, tanggalin natin. So yung mga reusable, lalagyan natin sa garbage bag. And then, do sa garbage bin. Maganda, i-double bagging natin. No? We use yellow color. O, sa ngayon, medyo limited na yung yellow color garbage natin. So, pwede ng other color. Pero normally, dapat dito sa yellow color. So, dito yung mga reusable. And then, yung mga disposable naman, do sa kabilang garbage bin. Hindi natin lalagay. Katulad ng yung mask, yung gloves, and then, of course, yung mga tape, hindi natin lalagay yan. Yung goggles, reusable naman yan, including the face shield, pati yung bota natin, safety boots, reusable siya, so hindi natin lalagay. Again, yung mga disposable, dito sa kabila, at yung mga reusable, dito naman. Okay, so tinatanggalan ngayon natin siya ng ano, ng kanyang chem bio suit. So disposable siya, doon natin siya ilalagay. Okay, yung inside chem bio suit naman, tanggalin natin. Sige, tanggalin natin. Dapat na likod ka. So makita natin, maganda yung ating responders, dapat nakalote. Para yung pawis niya, yung sisip-sip ng ano yun, sisip-sipin ng ano, yung kanyang lote. No? Tanggalin natin. Kasama na yung ano, kasama na yung boots niya. So yan, no? Tinitingnan natin, i-disinfect din yung ano, paa para sigurado tayo. And then, yung paa. Ayan, pupunta sa rito sa may ano, sa may... So, after makapag-shower na yung ating personnel, so dito naman siya dadaan, no? Papalabas dito sa decontamination area. So, dito natatapos yung aming COVID emergency responders decontamination procedure. Thank you. This is not a test. This is your emergency.